guys! Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today guys, ay magbibigay naman ako sa inyo ng tips at sa mga katanungan ng ating mga minamahal na subscriber. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. So ito ay maiksi lamang na tips dahil itinatanong nila bakit nga ba daw sila nahahawa ng sakit na tulo na ito? At nagagamot ba daw ang sakit na ito? And then, kapag matagal na nga ba daw itong sakit nila na tulo, ay pwede pa rin bang magamot? So, kapag yung sakit na yan, na tulo, ay matagal na, or ilang weeks na, or ilang months na, kapag patuloy pa rin, kayo'y nakakaramdam ng mayroon pa rin mga sintomas or symptoms na lumalabas sa inyong ari, hindi na yung mga kakaiba na nyo nang nararamdaman sa inyong katawan, andyan na yung mga pantal-pantal o mga pagsusugat na parang mga nagtutubig-tubig sa inyong mga katawan. So, dapat lang magpa-consult kayo sa doktor guys. Magpa-consult kayo sa doktor. So, ang una nyong gagawin ay magpa-consult kayo sa doktor kapag yan ay naramdaman nyo na at yung maramdaman nyo ng kakaibang amoy sa inyong ari at para bang masakit na pag-ihi at nagdurugo at parang may mabahong amoy na lumalabas. So, huwag na kayo mag-atubili pa. Magpa-consult na kayo guys. Yan ang sayong pinapayo sa inyo. Kapag naramdaman nyo na yan, ay magpa-consult agad kayo sa doktor. So, huwag kayo iinom basta-basta ng gamot na hindi naman kayo nagpapa-consult sa doktor. So, inuulit ko, huwag kayo basta-basta iinom ng gamot nang hindi kayo nagpapa-consulta sa doktor. Kailangan mismo ng resita ng doktor para dyan at para suriin ang inyong mga nararamdaman kung ano nga ba yan, sa tulo nga ba yan or HIV nga ba yan. So kailangan talaga guys is consult from your doctor. So kailangan ay mahalaga na magpakonsulta. Yan ang unang-una ko sinasabi sa inyo, ay magpakonsulta sa doktor para mas aware kayo sa ibibigay na gamot sa inyo ng doktor. Diba? Kailangan yun. So, kailangan nyo yan. Kung hindi naman kayo comfortable at mahihiya kayo, magpa-consult ka sa doktor, huwag po kayong mahiya dahil hindi po dapat natin yan na baliwalain ang sakit na tulo dahil importante po yung magpatingin tayo at huwag po tayo mag-self-medication para sa sarili natin. So, kailangan po natin magpa-consult sa doktor. Huwag po tayo basta-basta mag-take ng gamot na hindi galing sa doktor. Like kung sinasabi sa inyo pa ulit-ulit yan, magpa-consult po kayo sa doktor. Huwag po kayong basta-basta na lang. Makikita nyo, ito yung i-recommend ng gamot, magani-ganyan, ganito sa mga content ko. No, guys, kailangan nyo magpa-consult sa doktor. So, ito lang masapin natin, bakit nga ba daw nahahawa sila ng sakit na tulo? So guys, bakit nga ba kayo nahahawa ng sakit na tulo? Ito na ang number one, is yung nakipagtali kayo na walang protection. Number two, ay yung nakipagtali kayo sa iba't ibang babae o iba't ibang kapareha. Excuse me. So of course, mas mabilis kayong mahawa ng sakit na yan kung sino-sino lang yung inyong nagiging katali. So, mas mabilis kayong mahawa ng ganong sakit. And na hindi kayo gumagamit ng protection. So, bakit nga ba daw sila mabilis mahawa? So, mabilis kayong mahawa dahil wala kayong protection sa inyong sarili kapag kayo ay nakikipag-sex o nakikipag-tali. And then, mabilis kayong mahawa kapag ipinasok nyo sa part na maiinit na bagay. Like tinatawag dyan, like sa bibig, gamit ang bibig. And oral sex na tinatawag, yung gamit ang bibig. And then, mas mabilis yan makasagap o mas mabilis pumasok yung mga bakterya sa inyong ari. And then, mas mabilis din kapag ipinasok nyo sa puwet. Andyan yung mga bakterya na mas mabilis pumasok dyan sa inyong ari at mas mabilis magkaroon o kumalat yung bakterya sa inyong katawan. So yan po yung mga kadahilanan, like sa ari ng babae. And then yung babae may sakit na tulo at hindi mo alam na siya ay may sakit na. Tapos naging katalik mo siya. So doon ka mas mabilis mahawa ng sakit na tulo. Kaya nga
Marami sa mga Pilipino ay mayroong sakit na tulo dahil nga sa kadahilanan na hindi sila gumagamit ng protection o tinatawag na condom. So kayo, kapag kayo ay nakipagtali, kailangan niyo gumamit ng protection para sa inyong sarili. Para rin sa inyo yan, para sa inyong kapakanan, para sa inyong kalusugan. So kaya kapag kayo ay nakipagtali, kailangan niyo ng protection, condom. Huwag kalimutan yan. And then, magpakonsulta sa doktor kapag yan ay naramdaman nyo na. So, ano nga ba mga sintomas ng tulo? Yan ang ulit-ulit kong sinasabi. Meron ako dyan sa aking mga vlogs. Panoorin nyo guys yan. So, andyan yung pananakit ng puson, masakit na pag-ihi, mayat-maya ang ihi, and then, may lumalabas na mala-greenies o mala-yellow na may amoy. And then, andyan na yung dinudugo. Ayun, dyan na yung lumalabas na dugo. O andyan na yung mabahong amoy. Andyan na yung pamumula ng mata. Like, parang sinusurice ka na. Minumuta. Yan yung mga sintomas ng tulo. So, huwag na natin pahabain pa. Yan lang yung masasabi ko sa inyo, guys. Consult to your doctor. Kailangan mong pakonsulta sa pinagkakatiwalaan mo, doktor, para mas mabigyan ka ng explanation sa nararamdaman mo at sa gamot na kailangan mo. Yan lamang, guys, and thank you for watching. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. So, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-isip muna bago ipasok. Kailangan may protection na condom. Thank you for watching, guys.